Umalis pala ako kahapon and hindi ko pala kasama si Ate MJ nyo. So iniwan ko na nga siya kasi nga 'di ba may lagnat siya at ubo. Pero that time wala naman siyang lagnat, ubo na lang, pero hindi ko pa rin siya sinama kasi nga super init. Pinagpahinga ko na nga lang siya sa bahay. So pagkarating ko nga ng kanto, sumangkay na kagad ako ng tricycle. At dahil nga sobrang traffic, dito na nga lang niya ako binaba sa may kanto. Buti na nga lang good mood ako, kung hindi ay naku, char. So medyo malapit-napit na lang din naman yung lalakarin ko. So dito pala ako pumunta sa Casey's Symbol of Chance. Charis. So pagkarating ko nga pumasok na kagad ako kasi nga super init. Char. Dapat ng Sunday pa talaga kami sana pupunta dito. Kaso nga lang yung Ate MJ nyo nagkasakit nga. So kaya ayan na pagdesisyonan na namin na ako na nga lang pupunta dito. Bibili nga lang ako dito ng blouse na uniform ni Ate MJ. Pati na nga ng tela kasi nga magpapatahi nga kami ng palda niya. Para naman bago yung susuotin niya ngayong graduation. So uniform lang kasi yung susuotin nila at hindi na nga sila magtutoga. Worth it din naman yung pagpapatahi ko kasi nga magagamit niya din naman pagka grade 1 niya. Pumasok na nga kaagad ako dito sa department store para nga hanapin yung hinahanap ko. Kaso nga hindi ko pa nga siya mahanap kaya umakyat na muna nga ako sa taas para nga makahanap na nga ng tela. Pagkakyat ko nga dito is dumiretso na nga ako dito sa may telahan. So ito pala yung tela na bibilhin ko kasi ito naman yung tela ng school nila Ate MJ. 1.5 meters na nga yung binili ko para talaga makabuo ng isang palda. Pero 1 meters ata is enough na for Ate MJ kasi nga alam nyo naman, napakapayat ni Ate MJ nyo. Binigay na kagad dito ni Kuya, ito daw yung babayaran ko. Bago nga ako magbayad, ayan, naghanap nga ako dito ng pamalo ng langaw kasi nga nagpapabili nga si Daddy kasi nga madaming langaw dito sa amin. Sa kakahanap ko, wala talaga akong mahanap kasi pala out of stock. So ayan, kumuha na nga pala ako dito ng karayom kasi nagpapabili din si Daddy kasi nga meron daw siyang tatahiin. Noong nagtingin-tingin pa nga ako dito kung ano pang mabibili, so nung wala na nga akong naisip na bilhin, kaya ayan pumunta na kagad ako dito sa cashier para nga magbayad. After ko nga magbayad, bumalik nga ako dito kay Kuya para nga makat na nga yung tela ko. Hindi naman ako nagtagal dito sa taas, pagkatapos ko nga dito sa taas is bumaba na kagad ako para nga makabili na nga nung blouse. Yung bibilhin ko kasi is yung tahi na talaga na blouse para hindi na tayo mahirapan. Meron naman kasi silang available na dito, bakit pa natin pahihirapan yung sarili natin? Charis. So ito na naghanap-hanap na nga ako dito. And ang hinahanap ko talaga is same nung binili ko din dati. Maganda kasi yung tela niya at saka napakalambot pa. O diba, hindi ko na nga masyadong mabigkas ng maayos. So nung una nga, hindi ko nga mahanap-hanap yung tela na kasame nga nung binili ko dati. So nagtanong pa nga ako dito sa sales lady kung meron pang ibang ganito. Sabi niya ito na daw lahat. Kaya ayun, tinulungan nga niya ako maghanap kasi sabi ko gusto ko yung malambot. Yung hindi ano ba, igang sa paminaw. Alam niyo naman, napakainit talaga ng panahon ngayon. So maganda talaga yung tela na ano talaga, malambot yung tela. Alam niyo naman yung Ate MJ nyo, napakapawisin. Kaya talaga yung hinahanap ko talaga is fresh na fresh. Charis. Nung mahanap ko na nga yung hinahanap ko, syempre nagbayad na kagad ako. Ang isang blouse pala is nasa 324, diba? Napakamahal pala. Pero carry boom boom na yan para sa mga anak natin. Charis. So after nga nun ay yan, umalis na nga kaagad ako kasi nga meron ngang batang naghihintay sa akin. Pagkadating ko nga, ayan, pina-unboxing ko nga kay Ate MJ nyo kasi nga binilihan ko nga siya ng painting. And sobrang tuwang-tuwa naman talaga yung Ate MJ nyo sa mga binili ko. So nag-aagawan pa nga yung dalawa. Ano ka, CJ? Wow! It's a drawing! Hey, give mo kay CJ yung kukumelo na ano? Ito, CJ. Hindi, kukumelo! Pahira mo muna yan kung ano, Power Patrol. Kina. Diba? Isa-isa lang kayo mo, galaway mong duha. O diba, yung binilhan mo nga sila ng tigi-isa para nga hindi mag-away, ayun pa rin, wala effect pa rin. Paano ba naman kasi itong bunso, gusto niya masunod palagi. At dahil hindi pa nga ako nananghalian ito, ayan, kinain ko na nga itong binili kong moist cake. Gutom yan. And meron pala akong dumating na parcel, kaya ayan, in-unboxing ko na nga. So ayan, dumating na nga pala yung binili kong fake nails. At dahil nga hindi natin afford magpa-nail extension, ayan, i-DIY na nga lang natin. So halagang 49 pesos nga, meron ka na ngang fake nails, charis. At sa sobrang excited ko nga, kahit hindi pa nga natatanggal yung nail polish ko dyan, ayan, pinatry ko na nga kay Daddy. Grabe, sobrang madikit naman talaga. O diba, no effort na. And syempre, less gastos na nga. Syempre, gusto ko nga ding maranasan magkaroon ng ano, nung mahabang kuko. O diba? Dapat talaga isa lang yung itatry ko dahil nagandahan nga ako. Ayan, pinalagay ko na nga lahat kay Daddy. O diba, napakabongga. Sino ka dyan? Hindi halata ha, na 49 pesos lang yan.